Hi guys, welcome back to my channel. So anyway, I'm back with mabibigat. Give me biggie back, chuchu. So for today's video guys, meron gustong sabihin sa inyo. And syempre, parang hindi kasi ako papayag ng ganto lang. Hindi pwede sa akin yun guys. Dapat merong clarification and kailangan maintindihan ng bawat isa. Especially sa akin mga solid supporters dyan. Dahil merong medyo complicated within my group and with the other group. And syempre, dahil alam ko naman pagdating sa magandong chismisan is updated kayo. And alam ko naman some of my viewers dyan may nag-aabang ng mga posting ko at mga video kung ano bang klaseng kachismisan yon if against with them. So may ikukwento ako sa inyo guys, and kayo na rin po mag-rate. Kayo na rin mag- judge kung sino ba yung tama at mali sa amin dalawa. Although, gusto ko na bagong lahat, I claim na meron din ako mali, and pero dapat side to side merong clarification. And although alam ko naman walang kwentang-kwentang to, and naging content ko na lang din kasi nga nasabi naman nila na puro sila yung laman ng content ko. So ito na, idadagdag ko na to para sa inyo. Ayun nga, may kukunda ko sa inyo guys. Kasi nga, di ba, sa mga ordinary people lang dyan, so may abnormal. Hindi, siguro makakaintindi lang nito yung mga small YouTuber, sa mga Facebook page, meron mga matataas ng konti ang followers. So, sa mga ganyan, alam ko naman, every one of us, merong same step and same way para ma-achieve natin kung ano ba yung gusto natin ma-achieve pagdating sa mga social media natin, especially sa YouTube or Facebook page. So, ang case ko kasi guys, meron nag-email sa akin na advertising, and syempre, in the first place pala, I don't wanna believe on it kasi there's have a lot of people, they want to scam you. Diba? They want to get your information, they want to get your social media account or your YouTube account or anything account that you have. So, I just want to assure that my account is safe. So, gusto ko secured to. That's why I just want to come from their group to ask what it is. Pero, para sa akin, parang binypass nila ako. So, hindi naman ako galit at hindi naman ako nagtatampo. I just want to ano lang na bakit ganun, 'di ba? Oh, no. Na wala. Kayo pa rin diyan, huy. Parang wala pa naman kayo dun sa level 90 para bypassin niyo ako. Although wala naman din sa akin pake at wala rin naman kayong pake kung hindi niyo ako ni-replyan or hindi niyo ako pinansin. But the main point is we are in the same world of vlogging, 'di ba? So parang ano na rin kasi tayo, parang pagdating sa gantong bagay is para tayo magkakaklase, which is dapat nagtutulungan tayo. Kasi marami po akong before we start on rebatan, yan guys, sa mga yan nga, maraming mga ano kasi supporters na di pa ako nandun sa level 50, nandun na sila, nanonood na sila sa akin. So I'm so happy from it. So balik tayo doon. So yun nga, yung mga dating karibatan ko kasi, before we make a rebat for their new rebat, nag-updatean kami na, hello huy, ito meron na kami bagong rebat, rebatan nyo, ganyan. So ano lang, parang inaano lang namin yung mga fans namin, mga viewers namin na magkakaaway kami, kunyari ayan nagre-rebatan kami, ayan nagsasagutan kami, pero in the end hindi po kami magkakaaway, magkakabatid po kami, and we are friendly, and nagtutulungan po kami sa mga bagay na hindi namin alam, especially sa YouTube. Ayan, so sa akin kasi ang case ko kasi ngayon sa Facebook page eh. So doon ako sa kanila lumapit, nga lang hindi ko nalapitan itong mga kakilala ko kasi hindi pa naman nila din na-experience, and hindi pa sila monetize sa FB. So dito ako nagtanong dito sa kabilang side na hindi ko naman sila ganong ka-close, pero dapat expected ko masasagot nila yung tanong ko, although kahit hindi nila alam, pero yung effort na mag-reply, okay na sa akin yun. Pero hindi ko naman pinapoint dito na galit ako dahil hindi nila ako pinansin or hindi na ako ni-reply na. Ang pinapoint ko dito, dapat nagtutulungan tayo kasi parepas tayo small YouTuber or small yun nga,
content creator, parang ganun. So dapat at the same time nagtutulungan tayo kasi isa lang naman yung dahil ng pinag-aanuhan natin eh. Magkakaiba lang talaga tayo ng content. So ayun nga, binypass nila ako, tapos kaya yun, parang naano ko na na-trigger, sabi ko. Kaya ang sinabi ko, laki ulo yan. Kasi alam nyo guys, I private message them by individual, 3 or more than, kasi dati marami sila eh. So piniim ko sila isa-isa, especially their page, ayun, and I wait it for 24 hours, but suddenly when I open my messenger, they already seen it without response. So para sa akin, ba't sinin nyo lang? Tapos guys, yung message ko pa sa kanila is very professional. Like, hello, I am Timbading Official Admin ata. Yung, basta yun, I wish someone of you can notice me, sabi ko ganyan. Because I was wondering lang, I got some email na I just want to ask lang if it is legit or not. So, pwede mo naman isagot kung hindi eh. At hindi namin alam. Parang ganun lang. Kasi nga, baka kasi in case of emergency, diba? Yung nag-email sa kanila, iisa lang. So, parang bawat mga content creator na matataas ang, tumataas ang mga followers, nagkakaroon ng advertising, diba? So, sa kanila ako nagtanong kasi nagtanong na po ako sa Team Bayamon. Ayan, Lingag. So, yung Lingag, hindi ko naman yan na pagtanong kasi hindi pa naman sila monetize at wala pa naman silang advertising. Tapos yung Team Balaban naman, hindi naman na sila nag-ano ng page. Yung Black Sister, hindi rin naman. So, di mo hang, di ko naman nalapitan yun kasi nandun na sila sa search talaga na baka hindi na nila ako manotice kasi nga sa sobrang dami nilang fans and followers. So, baka hindi na ako manotice kaya hindi na ako nagbalak. So, dito na lang ako nagbalak sa itong grupong to kasi I expected na hindi naman sila the same doon sa Hung Hang, diba? Parang parang tingin ko lang din, ordinary people lang din sila. Same with me. Pagdating sa content creator or mga small YouTuber. So, I expected na papansin nila ako or masagot nila yung tanong ko. So, ayun nga, hindi nila sinagot. Tapos, nag-post nga ako na sabi ko, hindi ko naman alam na mababasa pa rin nila yun. At saka, before I posted it, hindi ako nagbibigay ng pangalan. Diba sabi ko? Di pa naman ganun talaga kasikat. Sabi niya, feeling sikat na, sabi ko. Kasi nga, hindi sila na sumagot dun sa ano. Tapos may mga nag-comment doon, ayan ang comment, parang na-curse sila kung sino yon. Tapos may isang dami account yon na parang sila yun eh, isa sa kanila yun eh, na sabi nila, hindi nga nila alam kung scam yun or legit eh, sabi. Tapos nagulat ako, sabi ko, parang alam, sa isip ko basta dami account lang siya, ibang pangalan, parang brand ata yon. Sabi ko, parang malalaman, hindi ka naman yung message ko. Tapos ayun, inaano niya, parang very defensive siya sa mga sa grupong yon. Although okay lang naman, baka kung sino supporters yon or baka sa kanila yon. So I understand it naman. Tapos yun nga, tapos nagulat ako, paano niya nalaman? Hindi ko, tatlo lang yung piniim ko. Yun nga, bawat grupo, ay bawat part of the group, inano ko sila, member pala, part of the group. Ayun, tapos hindi ko na lang inaksa yung oras ko kasi hindi niya naiintindihan yung main point ko na dapat every one of us will help each other, especially sa small vlogging, diba? Nagtutulungan tayo niyan eh. Parang kami lang dati, tulad ng Team Payamot. In Team Payamot, lagi kong pinagtatanungan yan dati about sa YouTube, yung mga ano ba yung ganito, ganyan. Tapos natinulungan ko yung Black Sister sa kanilang para ma-monetize yung Facebook, yung YouTube nila. O Lingag Brothers, tinulungan ko sila, pumunta pa nga dito sila dito sa bahay para asikasuhin ko yung ano nila, YouTube nila. So kahit nagre-debatan kami before, pero sa amin yun, wala lang yun, parang for fun lang, and parang ang pinapoint namin dun is pagalingan ng linyahan, parang ganun lang. Although kahit hindi naman magaganda yung linyahan ko, but syempre I give an effort to make you happy, of course. Tapos sino ba yung Team Palaban, guys? Ayan, sa akin yung Team Palaban na humingi din dati sa akin ng tulong about dun sa payment na para makareceive sila ng pera para makuha na nila yung sahod nila. Tinulungan ko sila, and then hanggang sa yung Team Palaban, tinulungan nila yung Hung Hang para makuha din yung per sahod nila on YouTube. Parang ganun lang yung point ko, guys. Dapat tulungan kahit especially dun nga sa mga small YouTuber, dapat nagtutulungan, guys. Hindi ibig sabihin na porkit meron ka ng mataas sa followers, hindi naman actually totally mataas, na maraming fans ganyan. So parang
nagsimula ka rin naman sa mababa, kaya huwag naman ganyan, parang ganun. So hindi ako galit, hindi rin ako guilty, baka kasi mapanood na naman nila to, tapos isipin na naman nila, nagkukuda-kuda ako ng ganyan, bumpanis kami ng channel ng ganyan. Hindi, parang gusto ko lang din maintindihan nyo, o diba, yung parang sa inyo, yung isa nyong grupo, diba, lagi nyong kakulab, diba, parang ganun lang din kami dito. Nagtutulungan, wait lang, bakit eh. Nagtutulungan lang, kasi mahirap naman kasi hindi ibig sabihin na ganun nga, nagaganito ako, kala nyo galit na, hindi. Gusto ko lang din maintindihan nyo na dapat, ganun dapat, ganun dapat, kung ano yung ibig ko sabihin. At saka, na-trigger lang kasi ako, kasi some of their member, they posted na sabi nyo, galit na galit kayo noon, tapos lalapit kayo sa amin ngayon. Nagulat ako noon. Ha? Hindi mo na ako lumapit ha? Nagtanong naman ako, sabi and kahit, actually hindi naman ako nag-expect na masagot nila yon. Pero syempre, parang nakaka-disappoint kasi nasinin mo, tapos hindi ka nag-reply. Tapos ang sagot pa nila noon that time, na sabi nila na, eh doon nga yung dami account na yon, hindi ko alam kung sino yon. Sabi niya, sinin na nga, ibig sabihin hindi nila alam. Ay, ganun pala yun? Pag may nagtanong, sinin ka, ibig sabihin pala, hindi na alam. Sabi ko, Vermont, sabi ko, parang bata ata itong kausap ko, hindi naiintindi. Hindi niya talaga guys naiintindi, kahit magpunta kayo sa Facebook page ko, tingnan niyo yung post ko, hindi ko pa naman dinidelete. Hindi niya ako naiintindihan. Tapos, ayun nga, tapos nakita ko yung mga post nila na aba, against sa akin. Sabi ko, kaya nga nakausap ko yung mga karibatan ko before na sinasabi ko nito, sabi ko, ay ano, ganito, ganito sila, hindi naman nila ako nasagot. Sabi naman nila, hayaan mo na, baka yata lumaki na yung ulo. Ganyan. Samantalang noon, hindi ko naman sila nakikita din. Siguro, late lang din naman sila umangat, tapos naunahan nila ako, parang ganun. Basta, dati hindi ko sila napapansin talaga. Ang sa ulo ko lang talaga dati na lagi kong nakikita, yan, number one, yung Hunghang, yung Official Tambay, yung Team Payamot, ako, Team Ronnie Lunga Vlogs, Team Bading, tapos yung Lingag Brothers, Yellow Brothers, ayan, o Team Palaban, Black Sisters, meron pa eh. Hindi na kasi nag-debat to yung official, ika-official, ayan, o diba, Terry Five Girls. Ayan, dati talaga yung mga dating nagre-rebatan na nakakatawa, nakala mo talaga nag-aaway-aaway kami. Kaya, itong grupong to, hindi ko alam bakit ganun yung, ano nila, pagkakaintindi. So, ako naman kasi, at least ako, nagpo-post ako, I don't want to put some name kasi against with them. Kasi, kasiraan din nila yun eh, di ba? Parang, ang daming nagtatanong sa akin ng mga solid fans. Mami, sino yan? Idol, sino yan? Hindi ako nagsasabi kasi, kasabihin ko naman, hindi naman nila din maiintindihan kung ano yung tinatanong ko. Kasi, they are only fans and viewers lang din. Kaya hindi nila naman masasagot kung ano yung itatanong ko. Yun lang. Tapos, ano, yung isa naman, natawa din ako na, parang naloka lang na lang ako na, hello, ano to, nasa showbiz happening. Sabi ko, nag-post siya ng video, then, meron pa siyang sinabi na, side, itong side namin. Lo, inaano ka ba? Uy, hindi naman nila alam na tayo nag-aanoan sa FB. Kumbaga para sa akin, personal lang, parang gusto ko lang ma-curious yung mga solid fans ko, kung sino ba yung pinapatamaan ko, parang ganon. Na, yun lang, ito yung karalipi, ano lang, ito yung side namin na dapat malaman. Lo, ano, baliw ata, sabi ko, nag-post-post ang doon. So, kaya sabi ko, yung nakita ko yung video nila, yun, sabi ko, ay, imbis na busy ako, ayun nga, ginawa ko na lang silang content dahil sinabi din naman niya na puro laman daw nila yung YouTube channel ko. Puro kasi sila daw yung content namin. Kahit kalkalin niyo yung YouTube channel ko guys, ayan, kahit ngayon habang nanonood ka dyan, lahat ng videos ko dyan, tingnan nyo, dalawa lang meron silang video dyan na nirebatan ko. Diba? Actually, hindi ko bang kilala. Hindi ko naman sila dati actually dapat nirebatan. Nakita ko lang kasi sa Hunghang yung dati na nirebatan nila. Kinuha ko kasi niya ang galing din nila. So, kinuha ko yung video nila, tapos yun nirebatan ko. Tapos, la, parang, hello? Sinabi niya na, ha, ano daw, puro daw sila ang content ko. Che. Ayun nga. Kung Hunghang pa magsasabi yun, oo, pwede pa. Kasi, before talaga, yung nag-start ako mag-rebat, puro talaga ng Hunghang yung kinokontent ko. Kasi nga, sila yung pinakamagaling sa rebatan dati eh. Ngayon, marami na eh. Kasi, ang dami ng magaling ngayon eh. Diba? Puro daw sila content nila, ganyan-ganyan. Tapos, yun pa, hindi niya ako naiintindihan, iba daw yung promotion mo, sa promotion ko. Hindi niya, ang tinatanong ko, kung the same lang ba, kung legit or scam. Yun lang point ko na,
sana nag-response kayo. Matuto kayo mag-response, especially sa mga kapwa nyo, kablogger, diba? Kapwa nyo, content creator. Tapos, ito ba, may nakita po akong post. Parang gusto ko lang naman i-clarify, yung bawat posting nyo is ang layo sa pinagsasabi nyo. Wala daw kami makontent, ganyan, gabo. Alam nyo guys, gusto ko sabihin sa inyo, that's why I don't have any content or I don't have any latest video. Kasi po, I'm working and I'm studying. Tama ba? Mali. I'm working student. Ganun na lang pala. So, meaning to say, hindi ako nakafocus dito sa pagbablog. So, hindi ko to priority. And I'm so happy from now kasi I am fourth year college. So, mga last month, hindi ako nagpo-post ng mga video. Kasi guys, in the stage of third year is very stress, diba? Super stress po yung third year. So now, I'm fourth year, so I'm so happy kasi mas nagpa-prioritize ako sa pag-aaral ko. Kaya, hindi ibig sabihin na wala akong mga naipopost na mga video just because I don't have content. It doesn't mean na wala akong makontent. Nag-aaral po ako at nagtatrabaho. So, kung papipiliin niyo po ako, mas pag-aaral po yung pipiliin ko. Kaya hindi ako nakapag-vlog dati. Nang hindi ako nakakapag-post ng mga video-video, di ba? Kahit sa Facebook page ko. Kasi nga, busy ako sa college. So, ayun nga, kung ikukumpara ko naman ako sila, ayoko. Kasi ang layo din. And then, I already stopped them by each member. Ang mabata pa pala guys, sabi ko na siguro hindi nila ako naiintindihan. Itong stage na to, itong age na to, hindi pa siguro matured. Kasi nga, kahit sino naman ganong age, hindi pa yun talaga matured para sa akin. May mga iilan na matured, depende sa buhay. Ayun, kaya para sabi ko, kaya naman pala itong mga ganito, itong mga batang to, sabi ko. Kaya pala hindi nila ako naiintindihan at sila, very, very harsh bang tawag nun, parang pikun agad, galit agad, alam mo yun. So sabi ko, hindi pa yata mature to. So ang ang leader ata nila 17 pa lang, hindi ko, 18 na ata, nagdibo na ata. So, but yung ibang member bata pa, nakita ko parang yung isa ata high school pa lang gumraduate. Sabi ko intindihin ko na lang pala, sabi ko. So, hindi na ako magto-talk against with their group. Pero, kung mapapanood man nila din to, sana lesson learn lang din. So, wala namang mali. We're the same wrong. Kasi I posted, siguro na-trigger sila din sa post ko. And, hindi naman din nila kasi maintindihan yung point na kung anong gusto kong malaman, di ba? Kasi, alam mo, tanongin ko sila mama, sila papa, di ba? Sila ate, kuya. Ano ba to? Hindi naman nila alam kasi hindi naman nila na-experience yan. Parang ganun. Kaya, nako, siguro, yun lang. Sana sa mga solid fans ko dyan, solid fans nila, maintindihan nyo kung ano yung gusto ko i-point. Especially pag nag-start ka na rin mag-vlog or mag-start ka na rin gawa ng Facebook page mo, mga ganun. Para, alam ko yung mga, para naman sa ganun, alam natin kung ano yung mga step 1, step 2, and step 3 to be processed, parang ganun. Sumunta lang kayo, humihingi rin kayo ng tulong sa iba, kala nyo, hindi ko alam yun ah. Humihingi lang din pala kayong tulong, tapos, may humingi tulong sa inyo.